Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Jen Rodriguez from Masagari Channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon, tatagyan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is monthly gabay for the month of April 2024 for the sign of Cancerian. So Cancer, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit, guys? Ang ating masasaga for today's video. Kanina makayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Cancerian ng ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-suporta sa aking channel. Lalong-lalo na yung hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa iyo ng ating Angel Spirit Guides. Angel Spirit give you information for the sign of Cancerian. So let's see what is the messages advice sa iyo ng ating mga Angel Spirit. So there is the Ace of Cups. So there's a love offer, romance, no? May bagong pag-ibig na papasok dito. May paparating na, no? Na mukhang magpapatibok, no? Sa pihikang puso mo. And because there is the Hangman with a reverse. So sinasabi dito, guys, na no more delays or no more cancellation, no? Maaring magtutuloy-tuloy na ang pasok na magandang kapalaran sa'yo. At maaring, this is the love that you're waiting for. Ito yung hinihintay mong pag-ibig or hinihintay mong pagkakataon. There's a page of wands, there's a good news. May magandang balita na, no? There's a messages and emails, so there's a page of cards. Makinig ka sa intuitions mo. Makinig ka sa God feeling mo. Right? Because there's a moon card for a revelation reveal. And there's a moon represent the dream coming true. So may mga bagay na pangarap kang maaring may sa katuparan na. And because there's a Knight of Wands for the slow and steady, no? Unti-unti nang magiging maganda ang eksena mo dito na magdadala sa'yo ng pagbabago, no? So let's see what is the Ace of Cups. Represent the Hermit card. So there's a soul searching, no? There's a soul enlightenment. May mga bagay maglilinaw sa'yo about sa spirituality, na about sa pag-ibig, na maaaring there's a soulmate connection and there's a soul contract, no? So let's see what is the Hangman in reverse. The Hangman in reverse represent the Ten of Swords. No? So sinasabi dito na no more backstabbing, no more betrayal, no more painful. No? This is a painful ending. So let's see. Additional messages for the Page of Wands. So there's the Five of Wands. So there's something complication. No? May mensahe na makakatanggap ka ng something complication or sinasabi dito maaring kumbaga malaman mo, makilala mo na kung sino itong traitor or sino itong, kumbaga, competitors, no? Or sino itong kalaban mo with the Knight of Wands, resilience. Kailangan maging tahimik ka, hindi mo kailangan maging bulgaran, no? Makinig ka sa intuition mo, lakasan mo ang pakiramdam mo. Para na sa ganun, nakakaiwas ka, no? The Moon card represent the Six of Wands. So there's a victory is yours, no? Kumbaga, yung mga pangarap mo ay maaaring may saktuparan at talagang may lalahan mo. And of course, there is a sound card for a pure positivity na magdadala sa'yo of your positive outcome. So this is the moment na maaaring slow and steady lang, no? Kumbaga, unti-unti lang. Hindi naman yan agad-agad at hindi yan madalian. So let's see what is the Ace of Cups and of course the Hermit card. So there's a Four of Pentacles. So protect your power, protect your energy. Now, dapat mo proteksyonan yung finances mo. Proteksyonan mo ang sarili mo and even your love life. Now, so let's see what is the Hangman. And it is the Ten of Swords. So there's an Ace of Swords. So there's a breakthrough. So may mga bagay dito na kumbaga maliliwanagan ka or matatauhan ka. No? At matutuklasan mo kung sino yung nagsisimbing balakin. No? So let's see what is the Page of Wands and the Five of Wands, so there's the Three of Wands. So there's a waiting for a soul and waiting for a ship. So may mga bagay na hinihintay mo.
ay maaari nang makuha, no? And kasi sinasabi sa'yo, dito maghintay-hintay ka, there's a trouble, guys, no? Kumbaga, mag-ingat ka sa mga balita, sa mga information na malalaman mo. Kasi may mga bagay dito na unti-unti mo na matutuklasan. And of course, let's see what is the Page of Wands. Page of Cups, and of course, the Knight of Wands. So there's a Hermit card. So there's a renewal. Na mga kumagawa, babaguhin mo na yung sistema mo or babaguhin mo na yung strategy mo. Parang ganyan yung sense ko. Kumbaga, lumakas na yung pakiramdam mo eh. Kumbaga, alam mo na yung mga bagay o mga tao sa paligid mo, nakilala mo na kung sino yung totoo at hindi. Kumbaga, binalik mo yung sarili mo. Kumbaga, binalik mo yung power mo sa sarili mo. Parang ganun. Na, kumbaga, makikinig ka sa intuition mo and gut feeling mo. And the Moon card here, because the Six of Wands, so there's the King of Wands, so there's a stability. Magdadala to sa ito ng control and confidence. There's a Four of Swords by the Knight of Wands, and of course the Sun card. So sinasabi dito na, kumbaga, makinig ka sa intuition, man, of course, kailangan mo magpahinga. There's a rest. Na no, kumbaga, kailangan dahan-dahan lang, hindi mo kailangan magmadali. Kasi the more na nagmamadali ka, the more na mapapagod ka at hindi mo matatapos yung mga dapat mong gawin. So let's see what is the outcome. Ang outcome is the Eight of Wands, is a fast communication and fast movement. So maaaring bibilis na ang takbo ng eksena, and of course, there's a higher fund for a lesson learned. So there's an indications na matututunan mo dito na maaaring magdala sa'yo ng trouble, and of course, communication, informations. And I guess there's an effort or be mature enough in being grounded. Na kailangan maging mature ka sa mga bagay-bagay o sitwasyon na kinagagalawan mo ngayon. So let's see, what is the additional messages for your career? So there's the Seven of Wands. Now, protection mo yung sarili mo, protection mo yung grounds mo, and territory mo, and of course, your finances and career. And there's the Lovers. So there's a commitment. So maaaring, kumbaga, there's a partnership, no? Kumbaga, para protektado kayo ng iyong person na pagdating sa career niyong dalawa. So, maaari din na maaaring nagtutulungan kayo to each and everyone. So, let's see what is additional messages for love life. So, there is the Seven of Pentacles for the harvest time. So, may mga bagay na unti-unti na makukuha dito at unti-unti na may sasakatuparan. And because there is a Nine of Cups with the Fish fulfillment. So, may mga bagay na matutupad na dito at unti-unti na may sasakatuparan pagdating sa love life niyo. Na parang yung matagal nyo nang hinintay, maaari nyo na makuha. No? Parang makakamit nyo na parehas na magkasama. No? So let's see additional messages for health. So there's a Ten of Wands. So no more burden. And because there is a Six of Cups. So there's a remnants. No? And because there is a lesson from the past. So maaaring may mga pinagdaanan kayo sa nakaraan na nagsilbi sa inyong pain or something struggles and failure. So maaari kayo, kumbaga may mga naramdaman din kayo, maraming ganyan kayong kumbaga, sakit na naranasan sa nakaraan, kaya kailangan nyo ng matuto na kumbaga bitawan nyo nagbibigay balakid. No? Pag alam nyo masakit na at alam nyo hindi nyo na kaya bitawan na kasi hindi siya nakakaganda sa health nyo. No? Pagdating din sa pagkain, mga ganun, iwasan nyo na yung mga bagay na bawal. So let's see, what is the magical fairy messages? For magical fairy messages, get my information. And of course, there is an assertiveness. Dapat alam mo sa sarili mo yung grounds mo, no? Stand up for your own beliefs. And there's a connect with the nature, no? Kailangan mo na rejuvenate and of course, unwind dito. So, kailangan mo rin na kahit paano magliwaliw or kahit paano huminga, no? At kailangan mong kumawala sa mundong ginagalawan mo. So let's see what is the Yin and Yang Oracle card. And there's an information with the self-care, no? Dapat alam mo sa sarili mo yung halaga mo at dapat alam mo kung paano mo pangangalagaan ang sarili mo and there's a loss, no? Kumbaga marami nang nawala sa'yo, marami nang bagay na nasira sa'yo. At the same time, there's a Sun card and strength card because there's an empowerment. Palakasin mo ang iyong sarili at kumbaga magkaroon ka ng confidence and motivation sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo ay maisa sa katuparan mo. So let's see, what is the synchronicities?
So let's see what is the synchronicities. So there's a fate, no? Para sinusubukan na pananampalataya at tiwala mo dito. At the same time, there's a soulmate. I told you so. There's a soul contract. Diba? May soulmate connection talaga dito, guys. And there's an intuition. Diba? Diba? Makinig ka sa intuition mo. Talagang, there's some messages and emails or something. There's some messages na matatanggap mo. And of course, there's some emails, no? Na makukuha mo na kailangan mo kumbaga alamin at tuklasin ko anong mensahe ni baka client your or customers or kumbaga magdadala sa iyo ng proposal yon or promotions. So let's see. And there is the weight of the world. So ito yung kumbaga yung mga bigat na nararamdaman mo dapat binibitawan mo. Diba ito lang na sinasabi ko? Kung alam mong hindi na maganda at hindi na nakakatulong sa'yo, magkos nakakasakit na siya at nakakapagpabigat sa'yo, bitawan mo. So let's see. What is additional messages for angel spirit guides? Angel spirit guide, please give me permission. So there is a daydream. So there's an imagination, no? Gamitin mo itong intuitions mo. This thing, there's a moonstone by intuition. Mystery. Pero talaga sinasabi na talaga na there's an intuition dito, guys. Na there's a journey. Travel. Talaga may travel din dito. At makinig ka sa gut feeling mo, guys. Ha? Kasi malaking factor dito yung instinct mo. Kasi binibigyan ka ng messages or mensahe ng ating mga gabay. Maaring sa panaginip mo. Maaring sa daydream mo. No? So let's see additional messages. For angel spirit for a judgment. So there's a wake of call. So there's an inner calling. At the same time, there's a uniqueness for a new path and challenges. And there's a service. So some of you public servant or something service sa trabaho. So let's see what is the monsology. Monsology represents nothing is yet set in stone. So, may mga bagay na hindi pa napapanahon, may mga bagay na hindi wala pa sa pagkakataon, there's a fairy climax approaches. May mga bagay na matatapos na, at may mga bagay na may sasakatuparan. At the same time, there's a surrender to divine. No? Mga bagay na kailangan mong bitawan at pakawalan. And there's a show the world the real you. Ipakita mo sa mundo yung mga bagay na kung anong katangian mo at kakayanan mo. Because there is a safe positive. Na manatili ka sa positibo, ha? Iwasan mo mag-isip ng mga negatibo. So let's see what is additional messages for angel spirit. So there is an information with the music. Napakinggan mo yung something music na makakatulong sa'yo for healing energy. And there is an artist, no? Kumbaga, pagandahin mo yung kulay ng eksena mo, no? Parang ikaw yung magbibigay ng something new career. And because there is a lot of activities, no? And improvement sa buhay mo. So let's see, what is additional chakra? Additional messages for miracle. Wow, himala, no? Bibigyan ka ng pasabog dito, nababaguhin ang eksena mo, and there's a completion, huwag mong hayaan mahuli ang lahat, no? So let's see, what is additional messages for angel spirit? And there is a for chakra Arcangel Raphael for healing. So this is the moment na maaaring pagagaling ka sa anumang uri ng karamdaman mo. And there's a Corconipia. Kailangan mo ng fruit and vegetables. So let's see what is Arcangel Michael messages. Energy healing works. Talaga may sinasabi dito, may kagalingan, ha? Kung magaunti-unti nang gagaling ang iyong karamdaman. And there is pay attention to your dreams, no? Kumbaga, kung ano yung pangarap mo or mga hinihiling mo ay sundin mo. And there is an information with the right about your thought and feelings, no? Sundin mo yung mga sinasabi ng iyong intuition. Idikit mo para dumikit siya.
So let's see what is the romance angels. And there's a reconciliation. May pagbabalik ha, may magbabalikan din dito. They say that there's a deception. Mag-ingat ka ha, may pagdating dito sa relasyon, mayroong hindi totoo sa inyo. Kaya mag-ingat ka. Pati sa mga kaibigan ha. Kapag kasi there's a deception, kasi parang, kumbaga there's a false self mask ha. Para meron ditong hindi mailabas yung totoong sarili nila. No? Parang yung totoong pagkatao nila dahil parang, kumbaga nalilimitahan sila dahil sa relasyon, dahil sa mga kaibigan, ganon. Na parang natatakot silang ipakita yung totoong sarili nila. And because there is not the right time. So may mga bagay na hindi pa napapanahon. And there's a recovery. And there's a recovery. Unti-unti kang makaka-recover dito. At they think that there's a trust. So kailangan mo magtiwala at maniwala, ha? Kumbaga, unti-unti ka na makaka-alis sa situation. The Jesus loving code said, take their not thought for the morrow, so the morrow shall take thought for things itself. So see? Kumbaga sinasabi dito na, kumbaga hayaan mo ang bukas ang magpatunay sa'yo ng may kinabukasan pangaharapin, no? Kumbaga huwag mo munang pangunahan bagkos hayaan mo ang universe ang magbigay sa'yo ng panibagong kapalaran. So let's see, what is the angel's number? For the angel's number represent, so there's a 1-1, intuition. Talaga sinasabi dito guys, no, intuition talaga. At sinasabi dito na time to implement long cherished ideas, you are on the right track towards making your dreams and visions into reality. The right people, circumstances, and resources are being sent your way. Happiness and new opportunities are at hand. Trust in the process. So, kailangan mo magtiwala at maniwala sa proseso. No, kaya siguro binibigyan ka ng intuition. Kasi kumbaga may mga bagay na ginagawa kang hindi akma. No? Na hindi maganda sa mangyayari sa'yo. No? Kumbaga inalayo ka lang sa mga hindi magagandang pangyayari. Kumbaga makinig ka sa gut feeling mo. Makinig ka sa intuition mo na ilalig. Kumbaga ibibigay sa'yo yung tamang landasin. Na inilalayo ka sa mga taong kumbaga mapanlin lang, manloko, manloloko, at kumbaga ginagamit ka lamang. So let's see what is the messages of life. Hope, no? There's an hope. At sinasabi dito, as I enter the creative school of life, I hold tight to the my faith in God. God loves me, guides me in every situation and encounter, regardless of what I come from. Trust that the nature, today I welcome life. I know the light will always return and there will always be infinite possibilities for me. So, ibig sabihin dito, kumbaga kailangan mo lang talagang maniwala at magtiwala na kumbaga may pag-asa, no? Sa likod ng mga nangyayari sa'yo, kailangan mo lang magtiwala sa tamang proseso. No, hindi naman yan na magtatagumpay, hindi ka magtatagumpay sa kung ano man yung mga bagay na dapat mong gawin kung kumbaga pangungunahan mo or magmamadali ka. No? There's a step by step. No? Kumbaga, kung maniniwala ka sa proseso at sa mga dapat mong gawin, makukuha mo what you deserve. At unti-unti ka makaka-recover sa mga bagay o sitwasyon na kinakaharap mo. So guys, this is a monthly gabay for the month of April 2024 for the sign of Cancerian. So Cancer, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!